So hi guys, in for today's video, ayan, we are trying out Pink Flush Cosmetics, ayan. By the way pala, brand din siya ng Focalure, parang makeup line siya ng Focalure. So, yun lang, ayan, yung Pink Flush and Stage News, nakapaloob siya sa Focalure, kaya ayan, sa mga nalilito dyan, katulad ko, ayan. Yun po ang ibig sabihin nun. So, yun na nga, magsimula na tayo. Ayan. The first of all is, ito lang yung mga products na meron ako dito kasi gusto ko lang talaga sila i-try out and nakapanood din ako ng mga ibang reviews na hindi masyadong okay to, yung ganyan. So, this one is the foundations. I have the Oh Myself High Coverage Long Lasting No Filter Matte Finish Foundation from Pink Flush. Yan, mukha siyang Instagram. Parang cellphone. Tut. Tapos, this is in the shade number 5. Next, I have this mascara and eyeliner 2-in-1. So, ayan siya. Yan, mascara and eyeliner. Next, meron akong lipstick from Pink Flush. Ito yung kanilang Lasting Matte Lip Cream. Isang shade lang yung nakuha ko kasi nakalimutan ko. May set pala silang tinitinda na parang pang ombre. Merong isang light and merong isang dark na pang ombre-ish. So, pero ayan, merong isang lip product lang ako. Next naman is itong face products. Ayan, kasi sabi nila maganda daw to kaya tatry out natin kung maganda ba ito. Ayan, I have the blush. Itong blush nila na in the shade 03. I have the highlighter in the shade SO1. And the contour in HO1 or HO2. Di ko alam. Nalilito na ako. Tinapon ko na yung plastic kasi. And tatry out ko din tong Prebelica lashes. So, this is in the style Aliana. Yan. So, let's get started! Yan. So, mag-foundation na tayo. So, pinili ko itong in the shade number 5. Nung una, parang medyo maitim siya sa akin. Pang morena na itong number 5. So, ito munang sachet yung pinili ko kasi nga gusto ko siyang i-try at buti naman kasi maitim pala sa akin. Maitim ng unti sa akin itong in the shade number 5. Ayan. Creamy niya. Mas manipis yung itong Pink Flush foundation nila kaysa dun sa may Stay Max na Focalure yung foundation nila. Ito mas manipis to. Yun kasi sobrang creamy talaga niya. So, lalawin ko na siya sa mukha. So, nakalagay na tayo ng ating foundation. This in the shade number 5. Ayan. Ang hirap pumili. Nakanood naman ako pero ay, hindi pala. Nakanood lang ako pero lighter shade yung kinuha ng pinanood ko na yun. Ang hirap kasi maghanap ng mga nagre-review ng mga foundation. Kasi hindi lahat ng shade kinukuha nila para iswatch. Napansin ko it is full coverage siya. Medium to high ata. Okay naman pala siya. Hindi siya ganun kaitim sa akin. Siguro pag maarawan na ako lagi-lagi, match na siya sa akin. Pero wala naman. Mayelo lang siya ng onte. Pero it's okay. Ayan, pang-morena na yung number 5. No? Okay naman siya, diba? Medyo yellow lang siya, no?
Yan, no, nakita niyo. This is my real skin. This is the foundation. So, ma-yellow siya ng onte. Hirap talagang pumili ng ka-close na shade. Okay naman. Yung skin tone shade, okay siya sa akin. Pero yung undertone, medyo ma-yellow. This is my neck and this is my face. Medyo ma-yellow. So now we're gonna try out this cute little face products. So we're gonna start off with the bronzing or contouring. So I have in the shade SO1. Gonna put it here on the screen. So yeah. And this is what it looks like. I am going to swatch it. It's brown, as I would say. It's really good. We're gonna contour. I'm gonna use this fluffy brush. So, yeah, magdi-dip na ako. And we... ganda ng kulay niya. Sakto lang siya. Para sa skin tone ko na medium. Ayan. Pumuti lang nung quarantine. Ayan. So, ang cute niya. It's so cute. It's so liit. Look at the size. So cute! Cute! So cute! And sa amoy naman, wala. Pero yung finish niya, it's so smooth, silky smooth siya. Ayan, yan yung shade niya. Ayan. It's really natural for me, for medium skin tone. For in between, it's really natural. But I think for lighter skin tones, I think this is okay. It's still okay for them, but it's not like, it doesn't look like this. It's so natural. It's really good for makeup beginners because it's not really pigmented, but it's not really, you know, like you can't see anything. Yan, okay lang siya. Sakto lang yung pigmentation niya. Madali siyang, ano, pag nahihirapan ko yung pang contour, eto, recommend ko sa inyo, pang from Pink Flush. So, next naman, i-try natin siya sa ilong. Let's try it in our nose bridge. So, I'm gonna take a blending brush. Nadip. And then... it's really natural for medium skin tones, I would say. Ayan, kanina ko pa sinasabi. Ang ganda niya. Ang natural niya. Hindi siya yung pigmented. Kaya, hindi mukhang drawing yung ilong. Baby, sayang! Baby! Cutie! Napunod niya ako mag-vlog. Hi, guys! I love the contour! 10 out of 10! Ang cute niya. So, mag-expired pa siya sa... 2024. Medyo matagal-tagal. So, this is a 10 out of 10. This is great. Next is the blush. So, I have in the shade 03. So, I really love blush. So, now we're gonna try the blush. This is in the shade 03. I'm gonna swatch it. I love putting my blush near my eyes.
gusto ko malapit siya sa mata. Yung mga blush. Hindi pa siya kita sa cam. Wow! They have the same formula as I would say. Kasi pareha silang natural yung finish. Pero at madali din siyang i-blend. Blush, it's really natural. This is perfect for every day. So the blush, it's like the contour, it's like the their formulations, I think, is the same because it's, yun yung nasabi ko na, is ang dali niyong i-blend, natural, and it's not like OA na pigmented. Hindi siya ganun. Tamang-tama lang yung pagkakapigmented niya. Kaya, naghahanap kayo ng mura at hindi masyado nakaka-overwhelm, eto na. Eto na ang sagot sa inyong mga dalangin. Itong highlighter, ayan, kumikinong-kinong. Sarap niyang buksan. So, I'm gonna take my... At ilalagay ko na lang kung ano yung shade na kinuha ko kasi nakalimutan ko na. Ayan, yun ang medyo nakaka-sad kasi walang box. Yung packaging, pero okay na din kasi mura nga. So, yun lang. Kasi nakakalimutan yung mga shade. Pero ayan, tingnan natin. Kaya talaga nililook forward ko kasi mahilig ako sa highlighter. Hindi siya yung parang unique formula. Parang ganun din siya. Parang may, parang any other highlighter lang din siya. Mas maliit lang yung mga shimmers. Ayan, yun lang. Sobrang haba ng baba. Ang daling maging ano ng highlighter sa ano. Baba. Sobrang haba. Lahat na lang mahaba. Yan o. Maliliit lang yung shimmer niya. Nakikita nyo ba? Ay no. Maliliit lang. Hindi siya yung parang malalaki particles. Small lang yung particles niya. Ayan o. And lastly is itong ating binili na 2-in-1 para siyang duo. Merong mascara and eyeliner. I really, really love. So, try muna natin yung eyeliner. Ayan siya. And nalagay ko na lang dito yung price. Ayan. Medyo madami lang siya. And guys, so, tinatanggal-tanggal ko. Ito pala yung eyeliner. So, black naman siya. Super black. Ayan, door na natin siya. Ang ayaw ko lang dito, sobrang haba niya. Parang nagaganon-ganon. Basta tingnan nyo, oh, ang haba niya. Nahahabaan ako. Kaya medyo mahirap mag-adjust. Mahirap mag-drawing pala. So, yun lang guys. Itong eyeliner na to, it's a 6 out of 10 kasi masyadong mahaba itong pang eyeliner niya. Lumulupi siya. Tingnan nyo guys. So, diba? Lumulupi siya. So, it's a 5 out of 10 pala. 5. Diyos ko, day. Ang hirap. Ang hirap mag-drawings. Ayan. At, ayun nga. Tumatagas siya.
So, medyo mag-ingat kayo. Next is yung ating mascara. Ayan, dito lang natin gagamitin yung mascara natin. And ito ay kanyang mascara. Ayan. Ah, okay. Pasi-shaped siya. Ayan. Siguro pang volumizing ito. Kaya, expect na natin siguro na may volumizing. Pero, ayan. Ngayon is pagka-curl muna ako ng lashes. So, yan ang aking lashes. Wow, my God. Kitang-kita niyo yun. So, for me, the mascara, it's a 9 out of 10 sa ngayon kasi medyo basa pa siya. I mean, hindi pala. O, basa siya ng onte kasi bago pa lang siya. Bagong bili pa lang siya kaya basa siya ng onte. Pero siguro, 9 to 10. Bari-bari boom, boom, fighting. So, ayan, I'm gonna try the lip cream, lasting matte lip cream na in the shade NO5. So, ayan yung kinuha kong shade. Ayan. So, ito try na natin siya. Ayan. So, try na natin. Napaka-silky niya and velvety. Daling i-blend yung lipstick nila. Hindi parang sobrang creamy na makapal. Kaya maganda siya. So, the lipstick, I would give it a 10 out of 10. Yes. So, yun lang it for today's video. Ayan. I hope you learned something about this video. Ayan. Sobrang ganda naman ng pink flash. Meron lang mga onting mali. Pero, all in all, maganda naman siya. It's okay for its price. Ayan. Yun lang it for today's video. Ayan. Sana nagustuhan niyo tong video na to. So, ayan. Hope you like this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel if you haven't. Like, comment, share, and please ring the notification bell down below to get notified every time that I upload. Bye!